hindi lang pala dalawa. Tatlo pa yan, no? Tatlong lane na po yung gawa nila dito. Pakalawak, ano? Part daw po ito ng rehabilitasyon dito sa NAIA Terminal 3. At ang magpapatakbo na nga daw na ito ay San Miguel Corporation. Sila po yung nanalo sa bidding niyan para gawing moderno na lahat ng mga kagamitan dyan at maging ano, high-tech. Ayan, no? At ito na, nandito na sila sa part na to. Gamit yung kanilang mga bulldozer. Yan, excavator. Build swell po ang gumagawa dito. Under po siya na San Miguel Corporation. Ayan naman yung Ninoy Aquino International Airport. Ito yung parking dito sa harap. So magkakaroon din ang subway dito sa Ninoy Aquino International Airport. Dito sa ilalim, oh. Tinanggal na rin lahat ng mga Center Island. Try natin silipin, mga kasikap. Dito yan, oh, sa kaliwa, Sino Roses. Yan. Babalik na lang ulit tayo mamaya dyan. Ito, Sino Roses to. Kasi yun yung saunahan natin, oh, yung Senate Building. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Good day po sa lahat ng mga kababayan natin, Mapalozong Bisaya sa Mindanao, at maging sa mga subscribers ko, ayan, sa mga solid kasikap, good day po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa kaba ng Aurora Boulevard. Ito po yung flyover galing southbound EDSA, patungo yan dito. Tapos pagbaba dun sa unahan, ayan naman yung on-ramp patungo ng NAIA Terminal 1 and 2, Cavitex at Macapagal. So ayan po yung i-update natin. Tapos diretso po tayo hanggang dun sa may Ninoy Aquino International Airport, yung road widening na ginagawa sa Nichols. So ayan po yung pinaka main na update natin ngayong umagang ito. Bali, sama na natin to at dito tayo mag-uumpisa. So bago tayo magtungo dun, mga kasikap, kunan ko po muna dito sa ilalim ng Aurora Boulevard flyover, no? So nandito yung mga kababayan natin, mga street dwellers. Ayan, no? Dami na naman silang daladalang mga ikakalat dito. So sa mga hindi pa po nakakadaan dito, ito yung sinasabi ko sa inyo, binabanggit ko na pag tumambay po kayo dito sa ilalim, malinis lang tingnan pero napakapanghi po niyan, mga sigap. Wala na yung mga bantay dito. May dati may mga nagbabantay na barangay dito. Maging yung mga portalit na yan, di naman nagagamit yan, at super panghi na yan yung mga portalit na yan dyan sa ilalim. Sa sobrang dami na ng ihi na hindi na di naman kinukolekta. Super panghi po yan. So ayoko nang lapitan yan. Kasi nagtangka na ako isang beses dyan. Iisa na ako, pero grabe yung kadugyot ng mga portalit na yan. So ayan, mga kasikap, diretso na po tayo, no? Payo ko lang naman sana sa mga kababayan natin na dito natutulog at parang ginagawa na nilang tirahan. Huwag naman na nilang babuin yung lugar. Pinapakinabangan natin yung isang lugar at pinapayagan tayong manatili dito. Huwag naman sana nilang babuin. Hanggang dito pa, abot pa yung paho ng portalet. Dito, tingnan nyo naman, ang daming hihi, oh. Kumalat na dito sa ano? Kumalat na dito sa lansangan, sa highway. Yung dami ng hihi at iba na yung kulay. So, sila po yung gumagawa ng kadugyutan dito. So, mga Metro 8, naglilinis yan dito. Pero hindi na kinaya yung paglilinis. Ayan, tingnan nyo naman, oh. Paano nila binaboy. May mga hihi pa na nakalagay sa mga bote-bote, no? Kinaya ng barangay, pinapakasamahan naman ng barangay yung mga yan, kaso talagang nasa dugo na nila. Nandito na tayo sa may pababang rampa, at ayan naman yung on ramp dito sa Aurora Boulevard kung NAIA Expressway. Yan, o. So ang laki po ng naitulong ng on ramp na to dito sa Aurora Boulevard. Kahit papaano, eh talagang doble yung nawala sa traffic dito. Kagaya nito,
bihira na lang yung mga sasakyan nating nakakasabayan. Ito yung mga patungong na Airport Road, Andros Avenue. Ginawa na nilang barracks dito talaga sa ilalim, binakuran. Yan, yung mga gumawa dito sa median barrier, yung Buildswell, yan. Sila din pala yung gumagawa doon sa Nichols. Nakausap ko nung nakaraang update natin, Buildswell po yung gumagawa doon. Yung nagtitibag sa Center Island at yung doon naman sa Nichols Circle yung gumagawa ng kalsada. Yung mga street lamp pole niya, wala pang mga lamp. At meron din ginagawa dito, tingnan nyo, kabilaan yan, may nilagay na mga harang. So hindi naman mga GI pipe yan. Parang tubular. Ayun, parang mga tubular na ini-install nila sa taas. Ayun. Kabilaan po yan. So ano kaya gagawin yan? Ay, hindi naman natin masilip yan. So yung toll pala dito sa taas, hindi lang pala isa. Dalawa pala, pahaba lang. Nandun sa likod yung isang toll. Ah, yung payatak ng on-ramp, baka na niyan dito. Ayan, oh. So, dalawa pala yung toll dito, makasigap dito sa part na to sa taas. Isa lang kasi yung nakikita ako doon sa malayuan. Dalawa pala siya. So hanggang dito yon. Yung on-ramp, nakakonect na yan dito sa kabila. Sa mismong U-turn slot na to. Ayan o. At kakaliwa na ako dito. Ayan. Dire-diretso na po tayo na ito papuntang Naiya Terminal 3. At ipapakita ako sa inyo kung ano na yung update dun sa Nichols Circle, no? Yung road widening. Galing tayo dun. So, mga patungong EDSA, kakaliwa yan, patungo dun. Andros Avenue na to dito, Philippine Airlines sa ating gawing kanan. Skyyard Aviation. Dito, naibsan din yung traffic, ano? Ito yung sa building ng Philippine Airline, eh. Bago lang yan. Puro glass na yung mga wall niya, no? Lalim ng mga manhole dito. Nakatakot pag mabilis yung takbo mo. Ganda, no? PAL Express. Shoutout sa mga kasikap natin na nandiyan sa ibang bansa. At syempre sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Metro Manila at nakakarating sa lugar na to. Ito yung Philippine Airlines sa ating gawing kanan. Andros Avenue po ito. Patungo tayo ng Gate 3. Western Bicutan, Taguig. Natin yung Nichols Circle. Naiya parking extension sa kanan. So yan mga kasigap po. So dito tayo sa inner lane dadaan. Yan. Dalawang lane po ang tinapyas nila dyan at ginagawang kalsada. So Buildswell ang gumagawa po dito. Hindi lang pala dalawa. Tatlo pa yan, no? Tatlong lane na po yung gawa nila dito. Pakalawak, ano?
part daw po ito ng rehabilitasyon dito sa NEA Terminal 3. At ang magpapatakbo na nga daw na ito ay San Miguel Corporation. Sila po yung nanalo sa bidding niyan para gawing moderno na lahat ng mga kagamitan dyan at maging ano, high-tech. Kaya no? At ito na. Nandito na sila sa part na to. Gamit yung kanilang mga bulldozer. Yan, excavator. Build swell po ang gumagawa dito. Under po siya na San Miguel Corporation. At dito nga sa part na to, sa may parking area, binakuran rin nila ng kulay asul na red type na yero. Ito yung malaking billboard dito. So, hindi na siya gumagana. Ayan naman yung expressway sa taas. Patungo yan doon sa Western Bicutan, Taguig. So, diretso na tayo mga kasikap. Ito yung mga heavy equipment nila. Oh. Dito, bakbak na yung Center Island. Ayan o, tinanggal na yung mga gutter. Tapos, nilagyan na lang nila ng mga plastic cone. Ayan o. Nakalagay sa mga plastic cone, SMC Skyway Infrastructure. Ayan o. Wala na yung Center Island dito. Kalsada na. Kung ano nga po yung ginawa nila doon sa Aurora Boulevard, so ganito din yung ginawa nila dito. Pipinturahan pa nila na ang kulay dilaw to, malamang yung ilalim. Kasi build swell eh. Kaya yung build swell din yung nagpintura ng kulay dilaw nun. Ayan, yung mga pinakalay bay na siguro to dito. No? Emergency bay. Ayan o. Ilalim, oh. Tinanggal na rin lahat ng mga Center Island. Mga plastic cone lang yung nag-guide dyan. At nakaharang, mga plastic barrier. Ito naman yung elevated walkway mula dito sa Tawid, sa may Macdo. Patungo yan dito sa arrival area at departure ng NEA Terminal 3. Ito naman yung on-ramp ng expressway. Ayun yung toll doon sa kabila. Matraffic na yon. May mga parkingan ng mga motorsiklo. So, magtutungo kayo dito sa NEA Terminal 3. Diyan po yung, ito yung pasukan dito. Kaya kakanan kayo dyan. Parkingan ng motor. So may bayad po ang parking dyan. Hindi po libre. Ito naman yung Horizon World Resort. Ayan naman paggaling kayo sa taas. Ang arrival at departure, dito yung bababang rampa niya. At ito naman yung toll. Paakyat ng expressway patungo naman ng Western Bicutan at patungo ng Skyway Stage 1 at Stage 3. Ano, SMC Infrastructure. On-ramp po yan. Ayan naman yung museum ng Philippine Air Force. Ito sa unahan namin. Tapos ito naman yung gate 4 ng Villamor Air Base. So saan kaya dito no, yung magiging istasyon ng Metro Manila Subway sa NAIA? Gate 4. Eh mga katrabaho ko. Papasok pa lang sila. Nilalakad lang nila yan dito. Eh, no? Hanggang doon sa may BNS Bonifacio Naval Station. Dito sila dumadaan. Nilalakad lang nila yan kasi bibira lang yung mga jeepney na dumadaan dito. Hindi naman mainit kasi may lilim naman dito. Ano, matraffic na lagi dito. Kawawa naman tong mga batang to. Kaya dun sa mga kabataan ngayon, huwag na muna kayo madali gumawa ng bumuo ng pamilya sa hirap ng buhay ngayon. Ako po.
West. Yan, nandito na tayo sa may Western Bikutan, Taguig. Ito yung Skyway Stage 1 na tinutumbok natin. Pakaliwa, Skyway Stage 1 patungo dun sa Buendia kung saan naman nag-start ang Skyway Stage 3. At alam ko na mga kasikap kung saan yung location ng Senate Station ng NCR. So hindi po dito sa gawing kanan po natin, ano? Dito pala sa may Chino Roses, sa may Senate Building. So hindi yan dyan sa pakanan, sa Nicol Station, hindi po yan dyan. Dito pala sa unahan natin. Try natin silipin mga kasikap. Dito yan, oh, sa kaliwa, Chino Roses. Yan. Babalik na lang ulit tayo mamaya dyan. Ito, Chino Roses to. Sa yun yung saunahan natin, o yung Senate Building ginagawa. Na binabanggit ni Ma'am, ayan, shout out po kay Ma'am, no? Asawa ni Sir, sabay ganun. Ayan yung rail track ng PNR, dun yun sa likod ng Petron. Ito yung ano, Bonifacio Naval Station, Port Bonifacio. Ito yung sign-on yung ginagawa dito sa kanan. Akala ko mga condominium lang to dito, no? Construction of the new Senate Building. Ayan, sige. Basahin natin. Project construction of the new Senate Building. Ayan. Nagkakalaga siya ng 8,067,000,000 pesos. Grabe, no? Ito yung malaking, ito yung mga building na to dito, no, ng Senate Building. Ayan. Cost 8,067,000,000 pesos. Location, Navy Village, Port Bonifacio, Taguig City. Implementing agencies, ayan, Buildings and Special Project Management. Ang contractor at supplier ay Hillmarks Construction Corporation. Brief description, ayan, combination of reinforced concrete at structural steel frames building with 3-level common basement and 4 towers. 11-story office building. Nag-start siya noong March 22, 2019 at ang completion date nito ay July 23, 2022. 2024 na ngayon, bakit di pa rin complete? So, dito sa may Senate Building ay dito din ang subway. So, saan kaya yun, no? Magkakatabi lang to dito, eh, no? Metro Manila Subway, Senate Station din, no? Tapos yung ano naman, yung NCR. Saan kaya yun? Hanapin natin dito sa kabila. Baka dun sa likod, no? Kasi yung rail track ng PNR dun sa likod, eh. Baka dito. Walang mga tarpaulin. So,
pakita ko ulit sa inyo yung itsura ng Senate Building niya. So ayan po yung itsura niya. Ito may tarpaulin dito, baka ito yun. Hindi. Do not enter. Go there. Huwag daw lumapit sa ano nila, sa project nila. Ito, tulay ko dito. So, wala tayong makita ang mga tarpaulin tsaka mga ano dito. So, nasa tulay po tayo. Creek. Creek pala to, creek. Pasong Tamo Bridge. Yan. Pasong Tamo Bridge pala to. Buti yung Pasong Tamo Bridge dito, malinaw yung tubig eh, no? Parang malinis siya, no? Kumpara dun sa Manila, polluted yung tubig. Pero wala nang basura. So, hindi natin makita yung, ano, yung Senate Station dito, no? Baka dun yung sa kabila. Kasi yung rail track ng PNR ay dun po yun. Malapit sa Magaliano. Pero ito yung Pasong Tamo Bridge, no? Ayan yung Senate Building. Tapos ito yung sangkaya dito, no? Okay. Magkakatabi lang daw yun eh. Senate Station ng Metro Manila Subway. Senate Building. Tapos Senate ng NCR. Tingin ko dito yun sa kanan. Sa mga swimming pool yung nandun eh. Daanan dito sa likod ng Petron. Parang wala naman eh. Wala. So, ayan mga kasikap. Dito na po, nagtatapos tong video na to. Maraming po salamat sa patuloy niyong suporta kay Kasikap Channel. At bago niyo sana lisanin tong video na to, sana palike po. At sa mga kasikap natin na willing po sumuport sa akin, click lang natin yung subscribe niyo sa baba sa gawin kanan. I-click niyo na rin po yung notification bell icon para always updated po lagi tayo sa aking mga bago pang i-upload na video. Maraming salamat mga kasikap. Magandang araw po sa ating lahat. God bless.